sa may mga Hyundai Porter 2 po o H100. Ito po ay D4 CB engine sa mga baguhan diyan ano na magpaparestro. Ito kasi ano, binili sa Davao, actually maraming problema to, aircon ganun. Hindi natin pag-usapan yung mga problema diyan. This is actually a surplus unit ano. So ayan po yung kanyang odometer, 334,812. Ayan na po, katagal yan. Ito po ay Hyundai Porter 2 with canopy, may upuan. And so, sa magpaparestro po dyan yung engine number at yung chassis number. Actually, nahirapan ako sa paghanap dito. So, passenger side, yung chassis number muna tayo para mas madali. Dito po yan, guys. So, ayan po yung kanyang chassis number. Double tire. Ayan po. Actually, ano, niliha ko yan. Kasi po, na pinturahan po nung Sayarda. At paki-check nyo po yung mga gulong ninyo kung kayo po ay bibili ng ano. Kasi minsan yung mga gulong na binibigyan nila, mga surplus, minsan 2013 pa, delikado na po yun. So, mga bagong gulong po ito, binili namin lahat. And yung engine number sa mga baguhan, D4 CB Euro 4, ito po. Position na talagang sa mix-up. Akala ko yung engine number niya ay ayan. Hindi po pala engine number yan. At tinanggal ko pa po itong upuan, tinanggal po yung mga bakal kanina dyan. Kasi po akala ko nandun yung engine number. Yung engine number po niya, mahirap po talagang hanapin. At by the way, bago pa kita yung engine number niya, ano, ito sira yung radiator niya, tumutulo. Yung aircon niya, actually sira din yan. Pinayos na po namin yan, hinabin lang sa Davao kasi ang layo po ng Davao. It's more than 2 days ano yung biyahe namin dyan. So, dito na lang, mas gasolin niya. At, akala ko dito yung engine number kasi nagtanong ako doon sa group chat namin. Hindi naman po pala doon. Sabi nila, D4 CB daw to, latest model, CRDI, meaning fully electronics. Pero ang problema lang dito is yung mga piyesa pag masira daw, is napakamamahal daw. Ano? So, dito po yung kanya pong engine number. Kung makikita nyo po, ito po yung kanya pong alternator. Ito yung alternator po niya. So, dito daw po, dito. So, yan, ito. Bababa po tayo dyan. Hindi po ito hamis mo, ha. Bababa po tayo dyan. At makikita nyo po yung, yan po, D4CB. Na, 9,000, etc. Dito po, mahirap pong kunin yung stencil niya dito, no? Mahirap kunin yan. Nahirapan ako. Kala ko yan, kung hindi naman yung tugma yung ano niya. Pero yun po talaga yan. So, 2013 model. Actually, walang nakasulat. Diba may nakasulat dito yun? Dito banda. Nun sa kabila, sa driver's door. Walang nakasulat. Pero bakit ko nasabi 2013 siya? Ayan po sa upuan niya. May nakaano. Yan, 2013. February 4. Sabihin, 2013 na model na to. 2023 na tayo. So, mga 10 years na itong sakya na to. Pero okay pa naman yung makina. Yun nga lang guys, pagbibili kayo ng mga surplus sa Davao, magdala kayo ng magaling na mekaniko. Check din yung makina. Ito, maraming mga sira. Yung aircon. Actually, nung kinuha namin sa Davao to, hindi gumagana yung aircon. Pinayos namin, sabi namin hindi gumagana kasi mainit yung kanyang ibinubugay. So, ang ginawa nila is, pinalitan lang po ng Prion, hindi pa rin po lumalamig. Lumalamig lang po siya pag underway, ibig sabihin pag tumatakbo na po yung makina, loose compression. So napagastos kami, binalitan namin ng compressor, brand new compressor guys. At pauwi na kami ng Visayas, ano, galing Mindanao, itinirik kami bandang Davao pa. So yun lang, basta double check na lang yung mga makina ninyo. Kasi ito kasi, maganda naman siya, walang problema, hindi naman blue ba yung ano niya, tunog niya. So okay siya, double cab, pang family at pang karga na rin. So yun lamang, maraming salamat sa panonood at like and subscribe na lang po kayo. And by the way, alam nyo, hindi naman na scam, pero kasi ang bili namin dito sa Davao is 370,000. Hindi naman siya as in, hindi ganito yung kulay eh, papakita. Yung kulay kasi dapat niya dito, may itim yan dito na sa bandang taas, ito, from dito sana, itim yan, no? Hindi nasunod. At nangako rin yung yarda namin na dito,
is may wheel cover, hindi rin nasunod. At dito rin may trapal sana yan, ano, para yung mga pasahero hindi mababasa at yung mga kargada nga namin, hindi rin nasunod. So nandun na kami, napasubo na kami, halos 3 days na kami sa Davao, kakukunin na lang namin kasi malayo pa kami, Visayas pa kami, actually summer pa kami. At yun na nga, sabi nila wala daw nagtatahi, pero actually may nagtatahi sa ibang mga yarda. Katapos yung wheel cover din, sabi niya wala na daw, ubos na daw. Bali pinakita yung chat sa akin nung binila namin ito, na nag-chat siya sa isang yarda doon, actually yung GM cars. Ay kachat ko rin yung ano din eh, yung kachat niya eh. Tinanong ko yung kachat niya sa GM cars, sabi naman nagtanong lang pero hindi naman bumili. So yun, nabooking siya na hindi bumili. Kaya ako okay na lang yan, sige, para makauwi lang kami kasi marami pa kamang gagawin sa Visayas. Okay na lang yun. So for 372,000 itong unit na to. Na-disappoint kami kasi nga sirain. At hindi pa nasunod yung mga yung ito, yung wheel cover, yung kulay niya dito na dapat itim to, kasi may binigay naman kaming picture sa kanila. And at the same time yung isa ko bang request, yung air cleaner niya kasi dito nakalagay yan. Dito banda no, nakalagay yung air cleaner niya sa baba. So kaya kung pipiling i-convert, ilagay dito. Kasi pag baha po kasi siya, pag mapasok ng bahayan, titirik yung makina nyo. Kasi sa amin sa Visayas, palaging bahayan, hindi rin po nasunod. So ako, okay na lang yung pag-suggest na lang natin yan. Yun na lang. So, yun lang po guys. So, kung kukuha po kayo ng mga unit na ganito, ito kasi, pininturahan lang nila, pero yung makina, yung mga wirings, actually, walang ilaw to sa likuran eh. Pinaayos pa namin yan, sarili naming pera. Yung mga bibrick ka, walang ilaw. Yung atras ka, hindi umiilaw. Pinaayos pa namin, may mga pyesa rin kaming pinalitan. So, pumunta na lang kayo actually sa GM Cars yung sinasuggest ko. Magagaling silang gumawa. Or sa K&H sa Davao. Yun lamang po, maraming salamat. And, ride safe always. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Yun lang po, sana ay nakatulong po ako sa inyo ng malay. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.